Okay, welcome once again dito sa Len Amazing Card Tricks. Sa araw na ito, ipakikita ko naman sa inyo ay ang aking card tricks number 8. So, nasa pang number 8 na tayo. Isa rin ito sa napakaganda na card tricks. Ito naman talagang kahanga-hanga din, kaya sinisigurado ko sa inyo na inyo itong magugustuhan. At tulad ng mga previous ko na card tricks, wala rin itong setup. Kaya malayang spectator na ito ay inspeksyonin o barasahin kahit ilang beses. Okay? Bago ako mag-perform. Kaya inaanyayahan ko kayo na samahanin niyo ako at panoorin muna ang aking performance at pagkatapos ang tutorial. Tuturo ko sa inyo ang step by step na para kung paano sinasagawa ang tricks na ito. At doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong update sa aking mga tricks. Okay, thank you sa inyo na. Okay, so ang tricks na ito ay mangangailangan lamang tayo ng ordinaryo na baraha. At sabi ko nga, wala itong setup. Kaya malaya ito na palasahin at inspeksyonin ng spectator, okay? Then, pagkatapos, pakukuhan natin siya ng isang baraha, titingnan niya, at tatandaan kung ano ang kanyang sekretong baraha. Then, of course, the amazing part of this performance ay pakikita ko naman sa huli. Pakikita natin kung ano ang kanyang sekretong baraha. Okay? So, let's do it. Okay, so dahil wala tayong spectator, kaya ako na rin ang magbabalasa. Okay? Ngayon, pagkuhanap ngayon ang spectator ng isang ito ngayon ang sekretong baraha ng bull spectator. Okay? So, tandaan. Ito. Okay. So ngayon, ipakakat natin ito sa spectator ng tatlong hati, ha, ng almost equal ng dami ng bawat hati. Okay? Dahil wala tayong spectator, kaya ako na rin ang magkakat. Okay? So, yan, almost sa equal na yung almost equal, hindi sigurado but almost equal. Okay, so okay, so sa tatlong yan papipiliin natin ang spectator ng isang hanay, so we call this one a hanay. Okay, so pre-choice ito, nasa sa kanya yan. Wala akong control sa kanya kung alin ang gusto niya na piliin dyan. Okay? Let's say this one. Halimbawa, ito na pili niya. Okay? So ngayon, ito ang kanyang dalawang hanay na hindi niya napili. Okay? Ngayon, tatalikod ako. Ha? Nakatalikod ako, tatalikod ako. At habang nakatalikod ako, magbibigay ako ng instruction sa spectator. Okay? Ang unang instruction ko, kuhanin niya itong hanay na ito. Palasahin niya. Okay. Tapos cut. Cutin niya. Okay. At tingnan ang baraha sa ilalim.
tapos na, sabihin niya tapos na. Okay. So, ang sunod na instruction ko naman, kunin mo yung hanay na pinili mo, na napili mong hanay. Then, pamula sa ibabaw, spell mo yung baraha na nasa ilalim. Kung anong baraha sa ilalim, i-spell mo isa-isa mong ibababa. Okay? So, dahil nga sa wala tayo na spectator, ako na rin na mag-spelling. Okay? At habang in-spelling mo, bulong lang, ha? Walang kinakailangan na hindi ko naririnig. Ikaw lang nakakarinig, ikaw lang nakakaalam. So, kung ano nandito, hindi na ang i-spell mo. So, dahil nga sa wala tayong spectator, ako na rin na mag-spelling. So, dapat malaman ko kung ano ito. Okay? So, 8 of diamond. Ngayon, i-spell ko yung 8 of diamond. Okay? So, Diamond. Okay, tapos na. Okay, so my next instruction, kunin mo naman itong isang hanay. Then, balasahin mo din. At tingnan ang baraha sa ilalim. Okay. Ngayon, tapos na. Okay, tapos na. Ngayon, kunin mo naman uli ang barahan, ang hanay na napili mong hanay, at spell mo naman yung barahan na nasa ilalim ng King of Spade. Okay, King of Spade. So, pumula ulit sa babaw, i-spell mo isa-isa, King of Spade. Okay, so dalawa lang natin spectator, ako na rin ang mag-spelling ng King of Spade. Okay, King of Spade. Okay. Tapos na. Okay, so tapos na. Okay, one more time. Spell mo ulit ang baraha na sa ilalim ng unang hanay. Ito ulit, ulitin daw ito. Ulitin ang spelling ng baraha na ito. Kunin mo ulit ang baraha, yung hanay na napili mo, at spell mo ulit ang kung ano ang baraha na sa ilalim ng unang hanay. Okay? Tapos na. Okay, so tapos na. Haharap na ako ngayon sa spectator. Okay, so reviewin lang natin yung simula. Kanina, pinakuha kita ng isang baraha. Okay, nilagay natin sa gitna, binalasan natin. Okay, katapos, hinati natin sa tatlong hati na almost equal. Okay, tapos sa tatlong baraha, sa tatlong hanay na yan, pinapili kita ng isang hanay. Ito ang napili mo. Tapos ito yung mga hanay na hindi mo napili. Okay, then tumalikod ako, sinabi ko, ibigyan kita ng instruction na tingnan, kunin mo yung unang hanay, balasahin mo, at tingnan yung ilalim na baraha. So, ang naging ilalim na baraha ay 8 of diamond. Okay? Tapos, pamulat si babaw, nispell mo yung 8 of diamond. Okay. Sumunod, pinakuha ko naman sa iyo ang pangalawang hanay. Binalasa din, tinat, at ang ilalim ay King of Spade. Okay, so nispelling mo rin siya, pamula sa babaw, nispelling mo yung King of Spade. Pangatlo, pinispelling ko uli sa iyo one more time itong parahan na nasa ilalim ng unang hanay. So pamula ulit dito, nispelling mo rin yung 8 of Diamond. Okay, so sabi ko nga, wala akong control. Ikaw ang pumili nito, ikaw nagbalasa, ikaw nag-cut. Ito, ganun din. Hindi ko pinili, ikaw pumili din ito ng King of Spade. At ikaw din ang nag-spelling. Kung mali ang spelling mo, wala akong magagawa. Basta, ang instruction ko sa iyo, kung anong nakita mo, spell mo. Kung anong nakita mo, spell mo. So, kung tama yung iyong spelling, so, titingnan natin. Ngayon, ang tanong ko, ano ba ang iyong sikretong baraha? Queen of Diamond. Okay, Queen of Diamond. So, titingnan natin kung tama lahat yung, kung nasundad mo lahat yung aking instruction, titingnan natin kung ano nasa ibabaw ng napili mo na hanay. Okay? So,
Queen of Diamond. Okay? So, di ba maganda? Ikaw pumili nito, ikaw pumili ito, wala akong control. Ikaw lahat ang may control na. Ikaw ang nag-spelling, hindi ako. Okay? So, paano nangyari yun? Okay, stand by for the tutorial. Okay? Okay. Okay, so welcome back everybody. So ngayon, ang ipakikita ko naman sa inyo ay ang tutorial ng tricks na ito. And I promise you na madali lang ito at na matutunan, pero siyempre kailangan din ng konting practice bago kayo mag-perform, lalo na kung nasarap kayo ng maraming audience. Dahil alam naman natin na karamihan sa mga spectator ay very observant. Pero pagka na-perform naman nyo ito ng malinis at maayos, I'm sure na lahat naman sila ay hahanga sa iyo. Kaya panoorin muna ninyo itong aking gagawin na tutorial at ituturo ko sa inyo step by step. Okay, so let's do it. Okay, okay, so sabi ko nga, wala itong setup, kaya pwedeng balasahin. Okay, so ako na magbabalasa dahil wala tayong spectator. Okay. Then next, pakukuha natin spectator ng isang baraha. Okay, so halimbawa ito. Ito yung 3 of clubs. So ito yung sikretong baraha. Ngayon, ito ay kukontrolin natin. Ang first step ay paano ang pag-control, na ilalagay natin sa gitna, then kukontrolin natin na mailipat sa ibabaw. Okay? So ganito ang gagawin natin. So, ilalagay sa gitna. Ayan o, pakikita ko ng katagilid para nakikita nyo. Ito yun o. Okay. So, habang itinutulak siya ng paloob, itinutulak din naman siya ng pababa. Ganon. So, yan. Magkakamera ngayon ng break. Meron ng break, no? So, yung sekretong baraha, itong nasa babo na ito. Yan. So, ngayon, hawak mo lang siyang ganito. Kinakailangan na huwag magsasama yan. Dito wala, pero nandito yan. Break. Tapos, pag kinat mo na siya, okay, pag kinat mo, yan. Ito na ngayon siya. Okay, so ulitin ko, ha? Ulitin ko. Okay, sa gitna. Ayan, meron break. Tapos, pag kinat, nakikita ko na sa inyo nakatagilid, pero ang normal niya, nakaganon, di ba? So, so, na-control na natin kasi babaw na siya. Next, kukontrol naman natin na may lagay sa ilalim. So, babalasahin mo. Pero habang ito, mimintay mo na lagi na si babaw. Tapos, overhand shuffle. Alam, overhand shuffle para makontrol, lalagay naman natin sa ilalim. Okay? Yan. Isa lang. Kinakalang isa lang. Tapos, isunod mo na ito. Yan. Okay? So, nasa ilalim na siya. Na-control mo na. Ulitin mo ulit, pero pag inulit mo, kinakailangan kasama yung nasa ilalim. Ayan. Maging dalawa. Sa ilalim pa rin siya. Okay. So, kahit balasahin pa siya ng balasahin, kahit ilang balasa pang gawin mo dito, basta maintain mo lang siya na laging nasa ilalim. Okay. Ayan. So, ngayon, hindi mo na siya pwedeng ipakat. Hindi mo na pwedeng ipabalasa. Kasi, nagpe-perform ka na. Once na nagpe-perform ka na, hindi mo na pwede itong pahawak doon sa mga spectator. Continuous lang ang iyong performance. Okay? Then, so, magagawa mo lang dito, tinatawag na pulse cut. Okay? Yeah. Okay? So, akala mo kinat ko, pero wala na bago dyan kasi pulse cut nga. Ito, nasa ilalim pa rin. Okay? So, ulitin ko yung pulse cut, dandaan lang, panoorin nyo, okay? Ito, tapos kukunin itong isa, pangalawa ganun ulit, babalik na, ganyan na ang position niya.
sa ibabaw o po ni Mode, talaga mo silalim. Sumunod, talaga silalim. Nandun pa rin. Okay? Next, sabi mo ngayon sa spectator, katin ng tatlong hati. So, almost equal na dami na ang bara. Almost equal. Hindi naman pa. So, yan. So, kung kulang pa, dagdagan mo na konti. Yan. So, almost equal. So, ngayon, medyo panlito lang. Paglilipat-lipatin mo, pero habang alam mo, nandito siya. Ha? Nandito ang ating sikretong baraha sa silalim. Kasi kinat natin ganyan yan eh. Diba? Tek-tek-tek. So, madali sabi, yung naiwan, yun ang sikretong baraha sa silalim. So, tanda mo. Ngayon, pag pinaglipat-lipat mo siya, ganun, tanda mo kung saan mo nilalagay. Okay? So, nasaan na? Nandito sa pangat, sa gitna ko nilagay. Okay? So, ngayon, sabi mo sa spectator, sige, pipili ka ngayon dyan ng isang hanay. Pre-choice to. Wala akong control. Nasa sa iyo kung alin ang gusto mo diyan na piliin. Okay? Pero, pupersahin mo siya na ito ang makukuha niya o kaya ito ang may iwan. Okay? So, dahil alam mo na, dito yung ating sikretong baraha. Ngayon, halimbawa, napili niya ito. Pag ito napili niya, tapos na, okay na. So, napili niya talaga eh. So, itong dalawang ito ngayon ang iyong gagamitin na one, na para sa spelling, pang-spelling. Ngayon, kung halimbawa naman, ha, halimbawa, napili niya ito. Pag kung mapili niya ito, kung ano mo yan, tapos sabi mo daw, sige, sa dalawang ito naman, pili ka man ang isa. Pag ito napili niya, ilagay mo rin niya. So, madalit sabi, ito pa rin ang may iwan. Okay? Kung halimbawa naman, sinabi niya, o sige, ito, ganun pa rin. Ito pa rin ang naiwan. Okay? So, pipili mo sa lang isa, sabihin na natin na ito. O sige, sa dalawang ito, pili ko pa ng isa. Pag napili niya ito, so sige, itong napili mo. Okay. So, ito ngayon, sabihin mo sa kanya, okay, so tatalikod ako. Talikod ako sa iyo para hindi ko makita kung ano ang mga ginagawa mo. Hindi ko marinig ang anong ginagawa mo at hindi ko rin makita. Bibigyan lang kita ng instruction. Okay? Yung unang instruction ko sa iyo, kunin mo yung unang hanay, tapos balasahin mo. So, babalasahin. Itong nakatalikod ako, hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Then, cutin mo. Pagka-cut, tingnan mo yung kung anong baras ilalim. Okay? O, yan. So, nasitaob mo. Ngayon, kuhanin mo naman yung napili mo na hanay. Ha? Then, pambulas ibabaw, spelling mo yung baraha na nasa ilalim ng unang hanay. Okay? So, ang example natin ay 2 of spade. Okay? 2 of spade. So, okay, so, i-spelling ngayon ng i-spelling ngayon ng spectator yung 2 of spade. Pamulatin nyo sa ibabaw. Okay? T-W-O-O-F-S-P-A-D-E-S. 2 of spade. Okay? Okay. Sasabihin ngayon ng spectator, okay, tapos na. Oh, sige. So, my next instruction, kunin mo naman itong sunod na hanay, pangalawang hanay. Okay? Kalasahin mo. Okay? Then, cut. At tingnan ang baraha sa ilalim. Okay. Okay? Na. So, sige, kunin mo ulit ang napiling mong hanay. Tapos, spelling mo naman kung ano ang barahaan nasa ilalim. So, sa ngayon ay King of Hearts naman. King of Hearts. K-I-N-G-O-F-H-E-A-R-T-S. Okay, sabi naman ng spectator, tapos na. Okay. So, my last instruction, spell mo uli ang baraha na sa ilalim ng unang hanay. So, ito yung unang hanay. So, pinapa-spell uli ng magician. Okay.
PWOFSPADES 2 of Spade. Okay, so tapos na. Okay, so harap na ako ngayon, harap na ang magician, harap na ngayon sa akin. Okay, so reviewin natin yung unang pangyayari na pinakuha kita ng isang baraha. Tiningnan mo, tinandaan mo bilang iyong sekretong baraha. Then, binalasa natin, lagyan natin sa gitna, binalasa. Katas ng palasa, gumawa tayo ng tatlong hanay. Tapos pinapili kita ng isang hanay, ito napili mo. Okay? Sa dalawang hanay naman ito, pinapalasa ko sa iyo, tapos pinakat at tiningnan mo yung ilalim ng baraha. So, ang ilalim ng baraha ay 2 of spades. So, wala akong control diyan. Ikaw lang ang gumawa niyan. Okay? So, sa pangalawa naman, tapos pinispelling ko sa iyo ang 2 of spades. Okay? Kung anong barahan na sa ilalim, pinispelling ko sa iyo. So, 2 of spades. Spelling natin 2 of spades. Kung muna sa babaw, isa-isa natin ibinaba yung equivalent na bawat letra. So, ganun din dito. Sa pangalawa naman, King of Heart. Okay, in-spelling din natin ang King of Heart. Sa pangatlo, inulit lang natin yung 2 of Spade. So, lahat ng gumawa niya na yung spectator. Ikaw, wala akong control. Kung ilan, kung ano ito at kung tama yung ginawa mo dito, so malalaman natin. Okay, so ang huling tanong, ano ba ang iyong sekretong baraha? Okay, so siyempre, sasabihin niya ay 3 of clubs. Di ba? 3 of clubs. So, titingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng baraha na ito. Okay. 3 of clubs. Okay. So, di ba? Napakaganda. Paano nangyari yun? Ha? Ikaw ang nag-spelling yan. Hindi ako nag-spelling. Ikaw din ang gumawa ng baraha na ito. Wala akong totally, wala akong control diyan. Ikaw lahat ang nag-control. Binibigyan lang kita ng instructions kung ano mga dapat mong gawin. Okay? So, I hope na nasundan ninyo yung tutorial at ulit, kung hindi nyo nako, ulit-ulitin lang ninyo itong card tricks na ito, panoodin nyo. At I'm sure na napakadali lang naman. Una, spelling mo ito, yung kung ano na silalim. Sunod, spelling mo naman kung na silalim. Ulitin mo lang ulit yung so tatlong beses mag-spelling at kung mula lang sa ibabaw mula lang sa ibabaw ganun-ganun isa lang yan spelling mo ang bawa to spell PWOFSPADES ganun tapos yung lahat lang sa ibabaw lalagay mo lang sa ibabaw natira minatira ganun okay so I hope na nagustuhan nyo yung aking performance at ganun din ang tutorial. Okay, so practice lang bago kayo mag-perform at I hope na makakulang nito ng maayos at malinis. Sigurado ko sa'yo nahahanga din sila sa'yo pag natutunan ninyo ito. Okay, so bago ko malimutan dali. Okay, abangan ninyo mga susunod ko pa na card tricks dito dahil meron akong sabi ko nga meron akong 350 na card tricks so weekly magpo-post ako dito para sa inyo kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong update okay thank you very much and see you next time okay bye bye.